Ang pananaliksik at pagsasalin ay magkaugnay na matalik. Pagsasalin ang kasangkapan sa pagsasakatutubo ng kaalamang mula sa labas. Pagsasalin din ang paraan upang ang kaalamang nagmula sa loob ng isang kultura ay maipaabot sa mas malawak na daigdig. Sa pamamagitan ng pagsasalin, nagkakaroon ng unawaang interkultural. Napadadali ang pakikinabang sa isang kaalaman upang gumabay sa araw-araw na gawain. Ang mga kaalaman sa akademya at iba't ibang propesyon, ang mga batas, ang mga akdang pampanitikan, ang mga serye sa telebisyon, ang mga manual ng iba't ibang kasangkapan, maging ang email at mga social media site na iyong ina-access, ay ilan lamang sa mga saling araw-araw mong kinahaharap. Gayunpaman, sa kabila ng di matatawarang halaga ng pagsasalin, kulang pa rin ang pagkilala rito sa Pilipinas bilang isang profesional na gawain. Inaakalang ang pagsasalin ay isang gawaing nangangailangan lamang ng kaalaman sa dalawang wika. Basta may alam sa simula ang lengguwahe at tunguhang lengguwahe ay basta nang makapagsasalin. Kulang sa mga profesional na pagsasanay sa mga tagapagsalin. Walang sistema ng akreditasyon ng mga kwalipikadong tagapagsalin. Hindi ito isang propesyong pinamamahalaan ng Komisyon sa Regulasyon ng Mga Propesyon o PRC. Wala ring pambansang sertipikasyong ipinagkakaloob ang TESDA sa mga may teknikal na kasanayan sa pagsasalin. Kulang ang mekanismo upang mataya ang isang salin at mapagkalooban ng selyo ng kalidad. Bunga nito, nariyan ang mababang kalidad ng salin. Mga di-kwalipikadong tagasalin, di-estandardisadong kompensasyon sa mga tagasalin at kakulangan ng pagdidisiplina sa hanay ng mga tagasalin. Ayon sa pambansang alagad ng sining, Virgilio S. Almario, bukod sa pagtatatag ng isang unyon o kapisanan ng mga tagasalin, isa pang paraan sa edukasyon at profesionalisasyon ng mga tagasalin ang pagtatatag ng isang linangan sa pagsasalin. Aniya, ang linangan sa pagsasalin ay isang sentro, maaaring nakakabit sa isang matatag ng ahensya, halimbawa na ang Komisyon sa Wikang Filipino o nagsasarilit may hiwalay na opisina na may pangunahing layuning magsagawa ng mga saliksik sa pagsasalin at magbigay ng regular na seminar o kurso sa pagsasalin. Itong ika-anim ng Abril 2018, naganap ang isang pulong sa pagitan ng mga opisyal ng KWF sa pangunguna ni Tagapangulong Almario at mga opisyal ng Kolehiyo ng Edukasyon na pinamumunuan ni Dekano Alan B. De Guzman upang pag-usapan ang mga posibilidad ng pagtatatag ng isang sentro sa pagsasalin sa Universidad ng Santo Tomas. Nasundan pa ito ng isang pulong limang araw lamang ang nakalilipas. Inihain ni Dekano De Guzman ang panukala sa Akademikong Senado ng UST at inaprubahan ito ng lahat ng kagawad. Isang formal na kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng KWF na kinakatawan ni Tagapangulong Almario at ng UST sa pamumuno ni Rektor Herminio V. Dagohoy ng Orden Predicadores. At ngayon, ang malaon ng pangarap na linangan sa pagsasalin ay isa ng katuparan. Naitatag na ang UST Sentro sa Salin sa ilalim ng Departamento ng Filipino. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob nito ay ang pagsasalin ng mga dokumento, mga akdang pampanitikan, mga tekstong akademiko at iba pa, pagtataya ng mga salin at pagbibigay ng mga selyo ng kalidad, pagbibigay ng isang taong sertipiko sa pagsasalin na magkakaloob ng intensibong pagsasanay
sa mga nais maging propesyonal na tagasali, pangangasiwa ng mga seminar, kumpirensya at iba pang akademikong pagtitipon kaugnay ng pagsasali. Pagsasagawa ng mga araling pagsasalin at pagtatatag ng isang journal sa pagsasalin at araling pagsasalin. At paglaon, sertipikasyon ng mga kwalipikadong tagasalin. Lahat ng gawaing ito ay sa taguyod ng komisyon sa wikang Filipino. Dekalidad na salin, profesional na tagasalin. Iyan ang pangako ng UST Sentro sa Salin.